Okay, magandang araw mga kaibigan. Okay, so nandito po tayo ngayon sa panibagong calibration ng driver board, ano, OCL 506 naman po ito, ano. Naging usapan po namin ng may-ari nito ay ATAC, ano. ATAC din, sukatin nga natin kung ilang AC na siya, ano. Ilang AC siya ngayon, so dito sa tester na to. AC, ilang AC supply natin. So ayan, may 80.7 AC tayo, ano? 80.7 AC. Ayan. So sa DC naman po ay ayan, ha? Sa DC ay meron tayong 105 BDC. Ano? Or drop lang siguro ako, ano, konti. Drop lang siguro. So, dito sa kabila, 118 na eh. 118. 118 BDC. Doon sa bandang, sige, doon matay ko ka sa meron sa tayo. So, 105 talaga, no? So, hindi lang masyadong match yung, ano, ng tester, ano. So, 113, 1... Ayan, 105, 106. So, sa tester lang, ano, medyo may, ano, konti yung isang tester. So, ayan, 105. BDC, then, 80AC, ano. So, ayan ang calibration natin dito ngayon, sa board na to. Okay, so, ano muna natin, yung, offset niya, check natin. So, ang gusto kasi ng may-ari nito ay, fixed bias at ayaw niya ng ano, no, may trimmer. So tingnan natin yung offset natin, sukatin natin. So dito natin makikita, ano, mga kaibigan. So tingnan natin ilang volts ang offset. Ayan, 00 volts. Ayan, 00 or ayan, oh, medyo ano lang konti, ano, pero almost 0 na rin po yan. 0, ayan na. Okay, so biasing natin sa base 0.4 442 millivolts sa bila, 441 millivolts, 440. Okay, so tawad na, no, millivolts lang or round up sa 400 millivolts. Okay, BBA natin 0.4 0.4 din, ano? Okay, supply natin sa differential. Hindi ko yata masundot. Ito na lang. So, 0.6. So, normal po yan, ano? So, yan po yung supply natin sa differential, ano? Mga kaibigan. So, normal naman. So, supply sa OPT, natural. Yan, 105 volts. Okay, so, tingnan natin kasi low ampere naman po yung voltage natin, ano. So, low ampere yung voltage natin. So, tingnan natin yung clipping point niya. Kung kaya niya na pang bumuhat ng dummy load. So, ang dummy load po ay mas mabigat kaysa speaker, ano. So, kung makapasa yung amplifier mo sa dummy load, eh, ang speaker, mas kayang-kaya niyang buhatin, ano. Okay, testing lang muna natin sa 2 pair, ano, 5200. So, ayan, may bulatin na tayo, 100 MHz. Yun, nag-clip na. Okay, so may 40 AC, ano, 42 maximum.
42 AC or 41 AC. Drop na yung voltage natin, ano, 69 BDC na lang. So low ampere talaga, ano, so low ampere yung ano natin, yung tinatawag nating transformer, ano. So meaning, ano, umiilaw na yung dummy load. So yan, nag-clip siya sa 43. So 40 AC ang kaya nang itapon, ano, sa low ampere natin. So yan po yung ano natin, ano. So patunogin muna natin bago natin pag-usapan yung calibration nito, ano. So naka 80 AC, ano. So, ang init na nito. Okay. So alisin ko muna tong ano natin, ano, oscilloscope at saka dummy load. Kasi baka mapusoydos tayo, ano. So ayan, so kakabitan muna natin ang ano, no, speaker. Ayan, nag-ground ko na tong speaker dito, ano. Ayan ang ground natin. Okay, so ito yung positive. So alisin na muna natin yung ano natin, ano, ilipat natin yung input natin kasi naka-tone generator tayo kanina. So nag-checking lang tayo ng ano niya, ano, stability, kung matibay ba siya. Okay, so lagay ko muna yung input, ano. Lipat ko muna sa cellphone o sa laptop. Ayan. Okay, so sound check tayo. Oh, napalakas na ako ng volume. Powered by Live. Maganda rin yung audio nito, ano? Malinis ang tunog, mga kaibigan. So stable po yung ano natin, ano, offset, kasi yun po yung request ng big boss natin, ano. So yan, 00 volts, ano, offset natin. So talagang kinalibrit ko talaga siya ng maayos, eh, kasi may pagkamasilan yung ano nito, busing natin, ano. So yung tuloy ako naman, kahit pag sa akin lang, okay na ako sa 10 millivolts, kahit pa 15 millivolts. Hindi mo naman kailangan i-zero yan. Pero syempre, sa mga ano talaga, kung gusto talaga zero, ano. So, yan si OCL506, ano. Astig yung tunog talaga. Okay, so pag-usapan na natin, ano, mga kaibigan. So paano ba ito in-upgrade? So try natin sa low voltage kung makakatunog ba siya sa 45 BDC yung ganitong calibration. So yan, nag-drop na tayo. Yan, naka 45 BDC. Ilan na yung offset niya? Pasok pa ba sa range? Oh, may 36 millivolts na siya, ano. So hindi na magiging maganda yung ano niya, no, performance. So akyat tayo konti. So at least kung mga 20 millivolts below. Ayun, 20 millivolts sa 66 BDC. So pwede na siya sa 66 BDC, no, gamitin. Naka 20 millivolts na siya. So akyat natin konti. Yan, sa 75 BDC or 55 AC yan, ano. So ilan yung ano natin offset? 15 millivolts. So pasok na talaga siya sa ano, sa ano natin, tolerance, ano. So maximum talaga natin dito ay 80 AC. 80 AC, 00 ano siya, ano, 0 volts talaga, ano. So yan naman kasi yung pinag-usapan, 80 AC or 106 BDC, ano. Actually, kahit pumalo pa ng ano yan, mga 90 AC, pasok pa din yan. Kasi yung ano natin,
offset natin ay maximum of 20 millivolts. Ano? Okay, so pag-usapan natin kung paano natin ito kinalibrate, ano, mga kaibigan. So, para makalibrate nyo po ito, mga kaibigan, ano, so, kailangan nyo pong palitan yung ano. Pwede rin naman yun ang ano, yung MGA340, pwede na rin yan. So, required nga lang po lagyan din ng heatsink, ano. So, itong bus transistor, kailangan talaga may heatsink to, ano. Kasi normal po na umiinit yan. Okay. So, yung TIP drive dito, or yung nakalagay sa kanya dito, 940 at saka TIP, ano, 2073 po ata, ano. So, palitan niyo po ang mga kaibigan na medyo mataas. Ano? So, mas mataas na voltage. Ano? Then, yung nakakabit dito na 5401 po yung nakalagay talaga, ano? Kaya lang, pag kinalibrate nyo po, babangungutin po kayo, ano? Hindi nyo maitama at napaka-sensitive ng offset niya. So, magtataka kayo, tama na yung mga kinabit nyo, ayaw pa rin mag-normal, ano? So, may daya sa kanya, no? May ano siya, may patibong siya. So, yung original na 5401, i-replace nyo po ng 5401 din na siguradong original ilalagay niya. Or mag-MPS na kayo yung matataas. Pero 5401 okay na rin. Pero yung nakakabit dito ng 5401, pag ginamit nyo yun, hindi nyo maitatama yung biasing nito, ano, sa ATAC. Magiging ano siya malikot at minsan hindi mo talaga maitama yung calibration na maayos. So, yung isa lang sa mga tip yun, ano. So, lagyan nyo ng ano. So, yung resistor dito na 6.8K. Resistor na 6.8K, lagyan nyo ng 15K, ano. So, wala lang akong 15K. So, nag-series na lang ako, 10K plus 5K, ano. So, 15K po dapat ito, ano. Then, yung diode dito na isa, palitan nyo ng 47K, ano. So, ito mga to at saka ito, magka-series lang po sila. Din ito, 47K, pinalitan ko ng 27K. So, ginawa akong limiter siya para ma-isit, ma-ilock ko sa zero. Ano, naka-ground lang ito, mga kaibigan. So, itong 47 ohms na to ay pumunta to ng emitter ng dalawang transistor, ano. So, ito, connected ito dito sa emitter, dalawang to din. Yan. So, din yan, may nakaseries na 150K. Pumunta lang din yan dito sa kabila, dito. Sa 47K, ano. So, ito ay 150K. Ito, kumunik lang din siya dito, ano. So, pumasok din siya sa diode. Din yung diode naman, connected dito sa B plus natin, ano. So, yun lang, ano, mga kaibigan, ang, ano natin, supply B plus line ng differential, ano. Then, ito, kaya siniris ko to, ano, so, para hindi magiging mainitin yung, ano natin, ano, yung bus transistor, ano. So, para relax lang yung init. Okay, so, ano pa ba yung mga pinalitan ko? So, dito, may resistor akong dinagdag. Yan. Yung original na 1K dito, ginawa kong 10K. Din itong isang resistor, 10K din po yan. Itong dalawang resistor na to, nakakabit dito sa B minus. Yan. Ang itong dalawang to, ano, yung ito na side, nakakabit dito sa negative B minus line. Di na, itong isa, original position naman, ano,
Huwag na natin galawin to. Then yung isang, itong resistor na to, itong dito, nauna na side dito, pumunta siya sa collector, ano, collector nito, ng transistor na to. Kasi ito, ang resistor niya, ito. Wala na nga, wala na supply, lumalagatak pa. Okay. So, ito yung ano-ano, ito na resistor, yung una para dito, yung pangalawa dito sa baba, para dito, ano. So, nakakonek sa collector to B minus. Then, yung emitter nitong, ano, bus transistor, lagyan niya ng, kayo na mag-ano, depende sa inyo, pwedeng 220, pwedeng 330, or 420 ohms, pwede. Maximum of 470, ano. Okay. So, ito mga kaibigan, kung nakita nyo, hinang ko na to, ano, kabilaan, inalis ko na rin yung isang resistor dito, dito, dito ko na lang nilagay. So, ito, nakahang na. Kasi itong IC na to, design lang po siya dyan at wala po siyang connection sa amplifier. Actually, may supply nga siya pag kinabit ito, magkakasupply. Kaso, pag binaybay mo itong input na to, hindi ho siya dumaan ng IC. Dumirekta siya ng differential natin dito. So, useless po yung IC na yan. Wala siyang kagamitan. Nilagay lang dyan para ano siya, ano. Nilagay lang siya na parang palamuti lang, ano. So, yan, wala na nga siyang supply, oh. Pero tumutunog, nandito pa rin yung input natin. So, una kasi nung dati, nung akala ko, ano to, ano, akala ko buffer siya, or input balance, ano. So, hindi pala, ano, pag binaybay mo, direkta lang siya dito. So, itong model na to, UCL506, so, ano ko, na medyo may daya nga ito konti, ano, mga kaibigan. Okay. So, yung pagitan ng collector nito, mga kaibigan, kung susundan nyo ang collector nito ay dugtong, ano, putulin nyo, paghiwalayin nyo, bago nyo lagyan ng resistor, bawat collector. Okay, ha? Take note, ha? Kasi ang original nito, yung isa lang ang may resistor, then yung isa, nakadirect dito sa B minus. So, dapat lagyan mo rin ng resistor. So, ito na nga yun, ano, 10K resistor. So, pag mga ganon, so, maitataas na natin yung offset niya. So, bakit ko nga ba binago yung ano nito? Kasi si ano po, si OCL 506, stock design niya. Ang ano po talaga niya ay standby mode niya po talaga ay 30 millivolts na agad yung offset niya. So, sa low voltage hanggang sa 80 DC, 30 millivolts na po. So, hindi po maganda yung pagkakalibrate ng, ano niya, ng limiter, ano, yung dating dito na transistor. So, binago ko na lang, ano. So, ito po, recommended talaga palitan to ng mataas na voltage, ano. Kasi yung mga, ano, hanggang 100 volts lang. Ito, kaya nito hanggang 180. So, marami naman tayong transistor dyan. I-search nyo lang sa Google search. Makapaghanap kayo ng transistor na kaya tumanggap na sa mataas-taas. So, kung ano, required ko din, napalitan na rin to kasi TIP lang to, ano. Yung may-ari na lang siguro magpapalit na to.